Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng September 30, 2023, na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang paglakas ng bagyong si Jenny habang nananatili po dyan sa silangang bahagi ng Luzon about 1,060 km east ng Kasiguran Aurora na taglay ang lakas ng hangin na umabot po hanggang sa 65 km per hour at bugso na 75 km per hour at binigyan na rin po ito ng international name na Koinu. Patuloy pa rin po ang pagkilos dito pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour habang papalapit po dyan sa mga isla ng extreme northern Luzon at posibleng lalakas pa yan into typhoon category sa susunod po na mga araw pero posible pa ang mga biglaang pagbabago lalo na at inaasahan ang paglakas ng hanging amihan simula na po bukas. At ito naman po pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali po ay generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dyan po sa may Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, ilang bahagi ng Bohol, Leyte, Surigao del Norte, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi po ng Northern Mindanao, Cotabato, ilang bahagi ng Davao, maging po sa ilang bahagi ng Legazpi, Cagayan at Ilocos Norte. At sa susunod po ng mga oras ay posible ang may kalakasan ng mga pag-uulan dyan sa may Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ilang bahagi po ng Davao Region at Soxergen. At maulap rin ang kalangitan na may mga pulo-pulo na mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Bicol Region, ilang bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan ay iguliin lamang po natin lagi ang magdala ng kahit na anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. Di naman pong mga baybayin, wala pa rin naman po tayong nakataas na namang gale warning signals. Pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pang karagatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!